akin na ito. Yes. Magtatanong ba ako? Wag na muna. Aninin mo na lang. Ano na lang ng anin. Oh, ito hindi kinalaman kay Ethel Buba. Ito pala si Ethel Buba. Ito syempre siguro alam nito nanay. Oo naman. Itong si Sir Willie Revillame, di ba? Kinuha nga siya. Binigyan siya ng M na pagkakataon. Sila ni Ate Gay. Correct. Galing-galing. So si Ethel Buba, di ba alam naman natin, yung dumaan ito sa mga kung ano-ano mga kalukahan. Kulay na buhay. Correct. Sobra. Kulay. Nagkaroon ata ng pag-uusap sina Sir Willie Revillame at Ethel Buba at tinuturuan siya ni Willie Revillame na mag-invest. Aba, napakagaling na teacher niya. Di ba? Galing na teacher. Kasi nakikita natin, meron talaga siya investments. Oo. At mukhang nakikinig daw si Ethel at talagang pinag-iisipan niya na yung mga sinasabi sa kanya ni Willie Revillame. At syempre, pinapangaralan siya na ito na yung talagang pagkakataon. Oo, sayangin. At magaling ka naman, kailangan mo lang huwag magluka-luka. Yes, alam mo direk, nagbibilang siya, di ba may walisan ng pera doon? One book, two book, baklang-bakla. Yung 13,000 na, may 19,000 pa siya tigo 100. Sabi niya, 13,000, anong susunod doon? Sige na nga, 13,19 na lang. Di ba? Ang galing-galing. So sana talaga, sundin niya yung mga sinasabi sa kanya ni Willie Revillame, di ba? Parang appreciate niya na naman this time. Tsaka pati daw yung pagpupuyat, yung mga ganyan yung pakalat-kalat. Nagbitin na siya sa mga comedy bars na pinupwestohan niya dati. Binigyan na, 9 o'clock pa lang, nasa Delta na. 11:30 ang show. We all have to learn our lessons. Kuminsan the hard way eh. Diba? Kuminsan para matuto ka ng leksyon, dapat dumaan ka talaga sa butas. O no, kalahating butas ng karayo. Pero ang mas maganda pa nito is, leksyon din to para sa lahat ng artista eh. Because this is not a career that is forever. Ayan ka na naman, diba? Kailangan nagdadaan tayo talaga sa mga pagsubok, sa mga sakit. Kasi kapag umiiyak tayo, doon pa lamang gumaganda yung vision natin. Correct. Yung pananaw natin sa mundo, mas gumaganda kapag nababanlawan ang ating mga mata. Kailangan talaga nating umiyak. Bahagi ng buhay yan. Kaya kailangan talaga, ay nako, Direk, wag mo na nga akong hindi, dadagdagan ko yan. Kasi alam ko, pinagdaanan ko rin yan. Saglit lang ito, ha. Pinagdaanan ko rin yan. May punto noon na I was starting out in my career, na ang yabang ko. Ang feeling ko talaga, ay, napakalaki kong tao. Sikat na ako. Sikat na ako. Pero tatamaan ka sa ulo mo eh. Hindi importante yung ego mo eh. Ang mahalaga yung marunong kang makisama sa kapwa. Ako yung tinutulak mo talaga sa pangalaman. Pero Nay, alam mo, para hindi naman matulak si Nanay. Alam mo, looking at the other side, buti may mga tao para kay Kuya Willie na willing magbigay ng paulit-ulit na tama yun. Kasi be magnanimous. Correct. Tsaka hindi naman siya magbibigay kung hindi siya naniniwala rin sa tao. Tulad ni Ethel na napaka talented na tao na nalilihis lang ng landas, pero ito tinuturuan niya, sana lang si Ethel ay talagang makinig at sundin. And you must share. Tandaan mo, kung merong kabutihang ibinigay sa'yo, responsibilidad mo rin na i-share yan sa iba. At totoo yun. Yeah. Ang showbiz walang ipinagkaiba sa tunay na buhay talaga, sa buhay natin, takbo natin. Kung ano talaga itinanim mo, malakas na hangin, bagyo aanihin mo, kabutihan, mas matinding swerte ang babalik sa'yo. Ganun lang yan. Tama si Direk, matuto ka makibagay, matuto ka makisama, isang tuldok lang tayo sa buhay na to. No, at saka, diba? At the end of the day, lahat naman tayo, fertilizer ang kababagsak. Yes! Totoo yan. Naku, napakaganda ng sinabi mo. Wala tayong dapat imalaki. Naku, tomorrow is not promised. Yes. Correct. Nay, naku, ito talagang masipag na to na ngayon. Diba? Talaga nag-invest na to. Siya napapanood ko lagi, nag-teaser. Ang favorite ko, ang kapatid natin, ay si Icy sa Icy Exclusives. Puro S. Ang latest, Derek Ramsey may espesyal nga bang date sa Valentine's Day? His Big Confession, a certified IC exclusive. Congratulations muna kasi nabasa ko yung Instagram post ni Micah Palaran. Merong survey. Who's your favorite superhero? It's between you, Kidlat, Injo, and Juan de la Cruz. Ikaw nanalo by a milestone. So congratulations. How does it feel? It feels great na that many people voted for our show. Sinusuportahan talaga yung show namin. I want to say we have the advantage kasi we're airing na, and it's still a good feeling na people were voting for us and supporting our show. Tinawag ka na bang Kidlat pag lumalabas? Di na nga ako si Derek eh. Kidlat na talaga tawag sa akin. But I prefer it actually. I prefer it when the kids come up to me and
pull me. Ikaw ba si Kidlat? Kasi syempre ang dami na nakatutok, nakasubaybay. Ano nga ba ang mangyayari na connivance? Kasi alam ko hindi mo pwede i-reveal. Pwede, pero bigyan mo kami ng hint kung ano ang mga exciting na magagana. There's a major twist na mangyayari. Alam niyo naman na character ni Nadine Samonte, si Lara, namatay siya. May pasabog din kaming bago na hindi ko pwedeng banggitin. Papasok bang bagong character? Marami. Marami? Right now, ang kalaban ko, of course, si Baron Geisler. Pero ang nasa part na kami ng story where ang kalaban ko is si Grabaman. So papasok na yung character ni Wendell. And then pagkatapos ni Wendell, papasok naman yung taong apoy at taong yelo. Pinag-uusapan na may baka pumasok na parang sidekick ko. Pero may papasok ulit na babae na mamahalin ko. Abalaman sa kanyang trabaho, marami ang nagtatanong. Sino nga ba ang espesyal na babaeng makakasama ni Derek sa Araw ng Mga Puso? Derek's Big Confession, a certified IC exclusive. Huling tanong na lang, bilang malapit ang Feb 14, ano ba ang matamis mong plano for Valentine's Day? No plans yet. I haven't thought about what I'm gonna do on that day or who I'm gonna be with on that day. Right now, we're concentrating on Kidlat and the whole campaign for Dunkin' Donuts and their promo for Valentine's. So, wala pa. Pero may mangyayari yan. Malay mo, kasama kita. Let's see. Sana may campaign para at least masabi ko sa Valentine's kasama ko si Derek. Thank you, Derek. And congratulations on your new endorsement. At yung mga kapatid, ang latest. Naku, ako naman ah. Alam mo, usually kasi si Julian hindi nagre-react yan sa mga sinasabi ng tao. Quiet lang yan. Pero finally, she reacted dito sa endless na pagpupuntiri ng mga tao na ini-insist na shaky yung kanilang marriage ni Ryan. Bakit nga ba, Derek? Saan ba nag-uugat yun? Yun nga pinagtataka ni Julian. Kilala ko sila personally. It's not a perfect couple. Meron ba naman perfect na marriage? Walang ganon. And that is what makes marriage interesting, hindi ba? Kaya nga interesante yung pagsasama. Dahil may mga disagreements kayo, ba't may mga happy moments kayo? Pero laging insist ng mga tao na nang bababae si Ryan. Sabi naman na, ha? Merong kwento na dancer daw na Itbulaga. Merong isang modelo naman daw. May isa daw writer. Eh, wala naman Derek eh. Wala naman namamatay ng usa. Ibig sabihin, hindi totoo. No, invento. Ito naman ay pinagtataka ko. Sabi kasi ni Judy, bakit ganyan? Why can't you be happy na masaya kami? At saka hindi pinagtataka ko, bakit kaya ibang tao? No? Ano ba ito? Ingit ba ito? Ayaw makakita ng maliligayang tao. Hindi kasi sobrang ganda. Pwede, pwedeng ingit Derek. Sobrang ganda ni Judy Ann ngayon. Kaya siguro, Di ba, Mystery Loves Company? Baka ganon, di ba? Ayaw makakita ng maliligayang tao. Kasi ang buhay nga naman lay malungkot. Abay, dapat join ka rin sa amin. Join course, ayos. Bakit pakialam naman ni Judayat ni Ryan doon? Alam mo, nakakapi kong pa, Chrissy, may iba sinasabi, yan ah, mayroon naman taong ganyang kasaya. Sabi ko, bakit yung sasabihin? True love. Huwag niyong husgahan ang buhay ng iba dahil sa inyong miserableng buhay. Okay. Kasi may mga tao talaga na magaling lang magdala. Pero, miserable. Eto na naman. Kasi ako mag-isip ka agad. Hindi ba? They're a happy couple, they're a growing couple, they're a family na ano, masaya sila. Kaya dapat respetuhin natin. Dapat nga maging maligaya tayo. Kaya ang tanong lagi ng mga artista, bakit ganun, pag magkasama kami, pinaglalayo kami ng tao. Pero pag magkalayo naman kami, pilit naman kami pinagkakasundo. Saan nga naman sila lalagay, di ba? Pero na yung kaliwat kanan, talo sila. Mukha namang super strong ng relationship. Saka kita naman yan? Sa aura nila, na maganda ang kanilang sabihan. Yun ang beauty secret ni Judy Ann. Sinasabi na, alam mo, beauty secret ni Judy Ann Santos, napakasimple, happiness. Diba? Tama. Maganda ka. Saka yung sa anak. Diba? Grabe sila. Nakakatuwa. Okay. Nakakatuwa. Isang pang ehemplo ng gumanda, dala ng kaligayahan. Lalayo pa ba tayo? Sino? Eto nga, lumalapit-lapit sa akin kanina. Alam mo bang mula nung malaman ko yon na turok-turok, sabi no Ibon, lumalayo na ako sa kanya. Baka mamaya, naku, mahirap na. Diba? Not divine, careful. Direk, ako dyan, papalipat mo ako ng dressing room. Huwag ka mag-alala, pinag-iingatan na kita. Kaya pala, parang pinalayo ako dito. Alam mo, napapanggap ka lang eh. Ay, naku, mga kapatid, ang mga naglalaki ang Showbiz Balita, isusunod na po namin agad dito lamang po sa Ang Latest!